Hi guys, summer na naman ang init. Kasing init ng pag-ibig nyo sa mga crush nyo. Ngayong gabi, tuturuan ko kayo paano manligaw. Di ba? Okay ba yun, Vanessa? Yep. Okay, step one. Wait lang. Vanessa, paano nga ba kita niligawan noon? Niligawan mo ba ako? Paano manligaw? Number one. Seek God. Seek God kasi kailangan natin i-confirm kay Lord kung tama ba itong nararamdaman natin, kung galing ba ito sa Kanya. Kung hindi, pagdasal natin, natanggalin niya ito. Kumbaga, kailangan natin ang leading at guidance mula kay Lord. Kasi kung emosyon yung pagbabasayan mo, nagbabago-bago yan. Akala ko ba follow your heart? Hindi, pre. Hindi tama yung follow your heart. Ang mas maganda, guard your heart. Guard your heart and follow Christ. Kasi when you follow Christ, malalaman mo kung ano talagang pinapagawa niya sa'yo. Baka naman, hindi siya yung para sa'yo, hindi mo pa time, o kaya, wait lang. And when you surrender kay Lord, standards niya yung masusunod. Hindi standards ng tao, hindi standards mo, hindi standards ng iba. Importante to, pre. Importante to, pre, kasi major decision to. At pinapasok mo yung buhay ng isang babae at pinapapasok mo siya sa buhay mo. Now, what is the benefit of seeking God? We all know that God is creator of all things, including love. Yes, supportive sa love life si Lord. Dahil si Lord ang author at designer ng love, tamang siya ang gawin mong author ng love story mo. Dahil siya ang author, tamang ipahawak mo sa kanya ang authority. Now, the benefit of seeking God is that malilid kayo sa tamang landas at sa tamang babae. I'm not saying that it's going to be perfect at walang challenges na pagdadaanan. But you will avoid unnecessary heartaches and irreversible mistakes. Another benefit of seeking God first is that you will receive the love that comes from Christ. And with that, the love that you can give to your lady is the love that you receive from Christ. Number 2. Trust God. Trust God no matter what His response may be. Now, if God is still silent, keep seeking His counsel. Do not give up. And if God said wait, di mo pa time, then trust Him. And if God said no, hindi siya yung para sa'yo, then all the more you have to trust Him. He cares for you more than you can imagine. Look, you have to trust God for He really cares about you. He cares for your love life more than anyone can. Let's take Adam for example. He had no idea about being in a relationship back then. Ni idea nga about sa babae, wala siya, di ba? Pero si God unang nakaisip na kailangan niya ng partner sa buhay. The same is true sa buhay mo. God cares about your love life. Kailangan mo ng partner na isip niya na noon. But if God said go, then go! Do not delay! Number 3. Obey God. The importance of obeying God is that you allow yourself to work together with God. Kumbaga, kasama mo si Lord na maghintay ng the right one para sa'yo. Or kasama mo siyang umiwas sa hindi para sa'yo. Or eto na nga, kasama mo siyang manligaw ng the right one para sa'yo. Basta, another importance of obeying God is that you place yourself kung saan magre-rely ka all the more sa grace niya and you live by faith all the more. Okay, pero paano nga talaga manligaw ng babae? Okay, relax. Eto na.